Basahin natin ang ating mga Biblia sa Mateo 23. Ang talata ay 13 hanggang 28. Mateo 23 verses 13 hanggang 28. Ito ang sabi sa verse 13. Kahabag-habag kayo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit sa mga tao, sapagkat kayo mismo ay hindi pumapasok at ang mga pumapasok ay hindi ninyo pinapayagang makapasok. Kahabag-habag kayo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat sinasakmal ninyo ang mga bahay ng mga babaeng balo at inyong dinadahilan ang mahabang panalangin, kaya tatanggap kayo ng lalong mabigat na parusa. Kahabag-habag kayo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat nilalakbay ninyo ang dagat at ang lupa upang magkaroon ng isang maihikayat, at kung siya'y nahikayat na ay ginagawa ninyo siyang makalawang ulit pang anak ng impyerno kaysa inyong mga sarili. Kahabag-habag kayo mga bulag na taga-akay na nagsasabi, kung ipanumpa ninyo man ang templo ay wala iyong kabuluhan. Ngunit kung ipanumpa ninyo man ang ginto ng templo, siya ay may pananagutan. Kayong mga mangmang at mga bulag, alin ba ang higit na dakila, ang ginto o ang templo na nagpapabanal sa ginto? At sinasabi ninyo kung ipananumpa ninyo man ang dambana ay wala iyong kabuluhan. Ngunit kung ipananumpa ninyo man ang handog na nasa ibabaw nito, siya ay may pananagutan. Kayong mga bulag, sapagkat alin ba ang higit na dakila, ang handog o ang dambana nagpapabanal sa handog? Kaya't ang gumagamit sa dambana sa pagsumpa ay nanunumpa dito at sa lahat ng mga bagay na nasa ibabaw nito. At ang gumagamit sa templo sa pagsumpa ay nanunumpa dito at sa kanya na tumatahan sa loob nito. Ang gumagamit sa langit sa pagsumpa ay nanunumpa sa trono ng Diyos at sa kanya na nakaupo doon. Kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga fariseo, mga mapagkunwari, sapagkat nag-iika po kayo ng yerba buena, ng anis at ng kumino at inyong pinababayaan ng gitna mas mahalagang bagay ng kautusan, ang katarungan, ang habag at ang pananampalataya. Subalit dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ng iba. Kayong mga bulag na taga-akay, pinasala ninyo ang nitnit, ngunit nilulunok ninyo ang pamelyo. Habag-habag kayo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat nililinis ninyo ang lahat ng kopa at ng pinggan, ngunit sa loob ay puno sila ng kasakiman at kalayawan. Ikaw na bulag na pariseo, linisin mo muna ang loob ng kopa at pinggan upang luminis din naman ang labas nito. Kahabag-habag kayo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat tulad kayo sa mga pinaputing libingan na magandang tignan sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay at ng lahat ng uri ng karumihan. Gayun din naman kayo na nasa labas ay mistulang matuwid sa mga tao, ngunit sa loob ay puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. At ang isa pa pa nating teksto ay nasa Roma 3. Basahin natin ang Roma 3. Ang talata ay mula 21 hanggang 31. Ito ang sabi sa verse 21. Subalit ngayon na ipinahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga sumasampalataya, sapagkat walang pagkakaiba. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sila ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamagitan ng pagtubos na nakay Kristo Jesus, na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamagitan ng pananampalataya. Ito ay kanyang ginawa upang
maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos, sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang kasalanang nagawa sa nakaraan, upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid at upang siya'y maging ganap at tagaaring ganap sa taong mayroong pananampalataya kay Jesus. Kaya nasaan ang pagmamalaki? Ito hindi kasama. Sa pamagitan ng anong kautusan ng mga gawa? Hindi. Kundi sa pamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Sapagkat pinaninindigan natin na ang tao ay tinuturing na ganap o pinawalang sala sa pananampalataya na hiniwalay sa mga gawa ng kautusan. O ang Diyos ba ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hintil? Oo, ng mga Hintil din naman. Yamang iisa ang Diyos na kanyang ituturing na ganap ang pagtutuli sa pamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli sa pamagitan ng pananampalataya. Kung gayon, pinawawalang saysay ba natin ang kautusan sa pamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Ang ating susing talata ay yung Mateo 23, ang talata ay 23. Kahabag-habag kayo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat nag-iika po kayo ng yerba buena, ng anis at ng kumino at inyong pinababayaan ng higit na mahalagang bagay ng kautusan, ang katarungan, ang habag at ang pananampalataya. Subalit dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ng iba. Isa pa sa Roma 3:27, ito ang isa nating susing talata. Yamang nasaan ang pagmamalaki, ito'y hindi kasama. Sa pamagitan ng anong kautusan ng mga gawa, hindi kundi sa pamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Papalain nawa ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Mga minamahal, ang pangangaral ng kautusan ay walang bisa sa kaligtasan malibang ito ay maituon kay Kristo na tumupad. Hindi walang saysay sa atin kung ang kautusan ng Panginoon ay ipinapangaral sa atin. Sapagkat ang nahayag sa kautusan ay hindi ang kaligtasan. Ang nahayag sa kautusan ay yung kahatulan ng Panginoon laban sa ating kasalanan at laban sa ating karunungan. Ngunit maliban na kautusan ay magkaroon tayo ng tamang perspektibo patungkol sa kautusan, kung may maunawaan natin ang kautusan, sang-ayon sa natapos ng katuwiran ng ating Panginoon, sang-ayon sa perpektong pagsunod ng ating Panginoon sa Kristo, ang pangangaral ng kautusan ay walang saysay. Maliban na ito ay maituon kay Kristo na tumupad nito, ang kautusan ay walang saysay sa atin. Hindi natin sinasabi na ang kautusan ay mayroong kapangyarihan para iligtas tayo kung ito ay nakatuon kay Kristo. Ang sinasabi natin, ang kautusan ay dapat meron tayong tamang perspektibo sang-ayon sa ebanghelyong ginawa ng Panginoon. Kailangan makita mo ang kautusan na isang katuwirang tinupad ng ating Panginoon sa Kristo. Ang kautusan ay dapat natin makita na ang ating obligasyon na sundin ito ng perpekto, ngunit ang Panginoon sa Kristo na ang sumunod para sa atin. Ang dapat natin makita ay ang katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Malibang ipakita sa inyo ng kautusan ang iyong pangailangan ng tagapagligtas, ang kautusan kasi ay kamatayan at pagkabihag. Linggo-linggo nating naririnig ng kautusan. Linggo-linggo natin binabasa yon sa Exodo 20 at sa Mateo 22. Hindi lamang iyon pinagdiinan sa lumang tipan, yun din ay binigyang buod ng ating Panginoon sa Kristo. At kailangan natin makita habang binabasa ang kautusan, makita natin ang ating pangailangan ng isang tagapagligtas. Kasi mula kautusan ang isa hanggang pangsampu, nakita natin ang ating sarili na hindi tayo tumutupad. Tayo ay manggagawa ng kasalanan. Tayo ay lumalabag sa prinsipyo ng Sabat. Tayo ay mga suwail sa ating mga magulang. Tayo ay pumapatay sa ating mga kapatid, sa ating mga pagkagalit at pagkapuot sa ating kapatid. Tayo ay nagsisinungaling, gumagawa tayo ng chismis at mga maling paratang laban sa ating mga kapwa. Lahat ng mga bagay na ito ay ginagawa natin bilang paglabag sa kautusan. At kailangan natin makita habang nare-realize mo, habang napagtatanto mo na ikaw ay lumalabag sa bawat kautusan, at kailangan mo makita
At kailangan mapakita sa inyo kautusan ay kinakailangan mo ng tagapagligtas. Kung hindi ito ang ipapakita ng kautusan ay isang kamatayan at isang pagkabihag. Kung hindi mo makikita si Kristo sa kautusan, binibihag mo ang sarili mo sa pamagitan ng kautusan ito. Kailangan mo sundin ang bawat kautusan. Ang sino man lalabag sa isang kautusan ay lumabag sa bawat kautusan. At ito rin ay isang kamatayan. Sapagkat walang buhay sa kautusan. Ang meron sa kautusan ay kahatulan ng Panginoon. At ito ay ang kamatayan. Kailangan mo unawaan ang pagkakilala sa kautusan ay pagkaalam sa kasalanan. Nung ibinigay ng Panginoon ang kautusan, nagkaroon ngayon ng pamantayan ng ang kabanalan at ang katuwiran ng Panginoon para sa tao. Na ang bawat kalooban ng Panginoon na isinulat na at ibinigay sa tao. At ito ang pamantayan niya ng kanyang kahatulan. At ang pagkaunawa mo sa kautusan ay ang pagkakilala mo sa kasalanan. Sapagkat kung naunawaan mo ang kautusan ay binigay ito ng Panginoon, ang lahat ng ito ay nalabag mo. At ito ay ang pagkaunawa mo sa kasalanan mismo. Kung dumating ang kautusan, pumasok na ang kasalanan. Sapagkat kung merong kautusan, ang ating likas, ang ating kalikasan ay labagin ang kalooban ng Panginoon. At napagtibay ng kautusan, kahatulan ng Panginoon. Ang bawat mong paglabag ay merong tiyak na kahatulan ng Diyos. Uusigin ka ngayon ng budhi mo sapagkat ang kautusan na nagpapatibay ng bawat hatol ng Panginoon. Ang budhi mo ang tumitestigo o sumasaksi laban sa iyo. Walang ibang gusto ang budhi mo kundi ilugmok ka sa katulan ng Panginoon. Sapagkat alam ng budhi mo na ang bawat kautusan ng Panginoon ay nilabag. Alam ng budhi mo na ikaw ay makasalanan at wala kang katiyakan ng kaligtasan. Pagkat ang hinihingi ng kautusan ay yung ganap na pagsunod at hindi mo kayang gawin yun. Pagkat ikaw ay likas na makasalan. Nagkaroon ngayon ng basihan ng Panginoon na ang bawat mong pagsuway ito ay laban sa kautusan. Nung pumasok ang kautusan, nagkaroon na ng kasalanan. Lahat ng tao ay nalalaman ng masama at mabuti. Kahit yung mga tao na hindi umaatin ng church, hindi nila narinig ng Ten Commandments, ang lahat ng tao ay alam ng masama at mabuti. Hindi lang yung nakasulat na salita ng Panginoon. Pati yung binigay ng Panginoon na pagkaalam ng mabuti at masama, nakasulat na sa pagkatao ng isang tao o sa puso ng tao. Ito ay isang katulan sa kanila. Kahit hindi mananampalataya, alam nila kung yung ginagawa nila ay tama, mali. Alam nila kung ginagawa nila ay isang matuwid at kasalanan. Alam nila ang masama sa mabuti. Kahit yung mga tao na walang Diyos, kahit yung mga tao na hindi kinikilala ang Diyos, alam nila kung ano yung ginagawa nila. At ito ay isang kahatulan para sa kanila. Ito ay sinulat ng Panginoon sa kanilang mga budhi bilang kahatulan. Upang pagharap nila sa hukuman ng Panginoon ay wala silang maidadahilan sa harapan ng Panginoon sapagkat pinagkaloob sa kanila ng Panginoon ang kautusan sa kanilang mga puso. Ito ay nakasulat na sa kanilang mga budhi. Ang Ebanghelyo, mga kapatid, ay hindi kautusan. Ang pangaral ng Ebanghelyo ay hindi hinihingi dito na ito ang gawin mo at ikaw ay magiging matuwid. Hindi ito ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, ang pangaral ng Ebanghelyo ay hindi kautusan. Yung sinabi na ikaw ay manampalataya at magsisi, ito ay hindi kautusan. Ang hinihingi nito, ang hindi hinihingi ng Ebanghelyo, pagtawag ng Ebanghelyo, ang gawa mo. Ang hinihingi nito ay mananampalataya at magsisi. Kung sinabi na manampalataya ka at magsisi na yung kasalanan, ang hinihingi nito ay yung faith o yung pananampalataya. Hindi hinihingi nito yung gawa. Kaya hindi natin maituturing na ang pananampalataya ay good works pagkat ang faith ay hindi works. Ito ay kaloob ng Panginoon.
Ito ang tinatawag ni Pablo, nung binasa natin yung Romans 3. Ito ang tinatawag ni Pablo na kautusan ng pananampalataya. Sinabi niya na, sa anong kautusan? Sa anong kautusan ka magmamalaki? Sa anong kautusan ka magiging matuwid? Sabi ni Pablo, ito ay sa kautusan lamang ng pananampalataya. Nagbigay siya ng pagkakaiba sa maling pananaw ng mga Hudyo patungkol sa kautusan. At kung ano naman yung pinaniwalaan ng mga Kristiyano na nananampalataya kay Kristo. Ito yung kautusan ng pananampalataya. Ito yung pagtawag ng Ebanghelyo. Magsisi ka. Ito yung mga kasalanan. Manampalataya ka kay Kristo. Ito yung pagtawag ng Ebanghelyo. Hindi niya hinihingi ng Ebanghelyo na ikaw ay gumawa ng mga mabuti. Ikaw ay sumunod sa bawat artikulo ng Ten Commandments para ituring kang matuwid. Ang hinihingi ng Ebanghelyo, sabi ni Pablo, ay ang pananampalataya. Ang Ebanghelyo kasi ay ang tunay na kalayaan kay Kristo na tayo ay inaalis sa sumpa ng kautusan. Kung gusto mo magpasakop sa kautusan, ikaw ay nasa sumpa ng kautusan. Hindi maaari na ikaw na gusto mo magtrabaho ay hindi ka alipin ng boss mo na nagmamay-ari sa iyo. Hindi maaari na gusto mong sundin ang kautusan bilang iyong katuwiran at hindi ka pagmamay-ari ng kautusan. Ikaw ay alipin ng kautusan kung yun ang gusto mo. At ikaw ay nakasakahatulan ng kautusan. At likas sa atin na tayo ay magtrabaho na magtrabaho para sa ating katuwiran. Ngayon, nung narinig natin ang Ebanghelyo at pagkalooban tayo ng pananampalataya, binigyan tayo ng tunay na kapahingahan ng Panginoon, kapayapaan, binigyan tayo ng tunay na kalayaan ng Panginoon. Ang binibigay sa atin ng Ebanghelyo ay ang kalayaan. Kaya pag hindi ka sumampalataya kay Kristo, iyo ay nilalapastangan mo at tinatanggihan mo yung kalayaan na na kay Kristo. Ang tanging hinihingi ng Diyos, kung narinig mo ang Ebanghelyo, ay ang pananampalataya. Sapagkat ang nilalaman at ang kahulugan ng pananampalataya ito ay si Kristo. Hindi ang kamay mo, hindi ang magagawa mo, hindi yung good works mo. Ang hinihingi, ang binibigay nito sa atin ay si Kristo. Binibigyang bisa ng Espiritu Santo yung minsanang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang perfectong pagsunod. Ito ay ibinibintang sa atin. Ito ay lahat ay gawa ng kaligtasan at sa pamagitan ng pananampalataya lahat ng biyaya na meron si Kristo, lahat ng na kay Kristo, ay ibinintang din sa atin. Si Kristo at ang kanyang mga gawa ang nilalaman ng pananampalatayang ito. Na mapagbiyaya niyang ipinagkakaloob sa bawat mananampalataya sa pamagitan ng pananampalataya. Mapagbiyaya niyang pinagkakaloob mismo yung sarili niya sa bawat hinirang ng Panginoon sa bawat elect sa pamagitan ng pananampalataya. Ang tema natin sa umagang ito bilang part pa rin ng ating serye patungkol sa faith. Ang tema natin ay pananampalataya, mahalagang aspeto ng kautusan. Una, titingnan natin ang kahulugan nito at pangalawa, titingnan natin ang implikasyon nito. Dalawang punto lamang ang ating bibigyan ng diin sa umagang ito, kuloloobin ng Panginoon. Mga kapatid, tapat ang mga pariseyo at mga eskriba sa kautusan ng Panginoon. Sila yung mga magagaling na sumunod sa mga ceremonial law. Meron kasing tatlong uri ng kautusan. Ito yung moral law, ceremonial law, at civil law na binigay ng Panginoon sa bayan ng Israel. At yung ceremonial law, ito yung mga patungkol sa mga ginagawa ng pari, pag-aalay, ng hayop, pagbubuhos ng dugo, pagbibisik ng dugo. Ito yung ginagawa nila, magiging yung mga kapistahan, mga kaugalian nila sa mga kapistahan. Specificong binigay ito ng Panginoon. Ito yung tinatawag ng mga Levitical law, yung mga ceremonial law, maging yung mga paglilinis. At narito naman yung moral law, yung Ten Commandments, yung linggo-linggo natin inaaral, linggo-linggo natin binabasa. At narito yung civil law. Ito yung patungkol sa mga kaayusan ng Israel. Paano nila i-deal? Paano nila pakikitunguhan yung mga kriminal o yung mga magnanakaw o mga iba pang
lumalabag sa kautosan. Ngunit ang mga eskriba nito at saka mga pariseyo, kinalimutan na nila yung moral law. Ang gusto lang nila ay yung ceremonial law at yung pagsunod sa civil law. Lalo na yung ceremonial law. Masyado silang detalyado pagdating sa mga kapistahan, maging sa mga pagbilinis. Ang gusto nila, itong kabigatan nito na perpektong pagsunod sa mga ceremonial law na ito, ay gusto nilang iatang ngayon sa tao na kahit sila naman ay hindi nila ginagawa. Kahit sila naman ay hindi sila tapat sa kanilang mga tuntunin. Gusto lang nila ibigay ang bigat sa tao at ayaw nilang gawin yung mga sinasabi nila. Kasi nga, kinalimutan nila yung moral law. Ayaw nila ng katuwiran. Ang gusto nila yung katuwiran ng pagsunod sa mga kapistahan, sa mga paglilinis, sa mga iba pang Levitical law o yung ceremonial law. Ang pagsunod nila sa kautosan nito ay hindi na ayon sa kung ano ang sinasabi ng pananampalataya. Ang pagsunod nila dito ay hindi sang-ayon sa prinsipyo ni Kristo. Ang pagsunod nila ay naayon sa laman at di sa kung ano ang prinsipyo ng kautosan. Yan ang sabi ng Panginoon, nung ang mga pariseyo ay mayroong panlabas na pagsunod lamang, sabi niya ang Panginoon, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ano yung tinatawag na gantimpala ng Panginoon na yun? Ano yung tinutukoy niyang gantimpala? Yung gantimpala na makuha nila ang papuri ng tao, pero hindi ang biyaya ng Panginoon. Kung gusto mong sumunod ng panlabas, panigurado hahangaan ka ng tao at nakuha mo na yung gantimpala. Wala ka nang aasahan sa Panginoon. Dahil pinakita mo na ikaw ay mabait at talagang sinusunod mo ang kautosan, sinusunod mo ang kalooban ng Panginoon para lang sa panlabas na anyo. Para lang masabi na mabait ka. Nakuha mo na yung gusto mo. Nakuha mo na yung gantipala. Nakuha mo na yung papuri ng tao. Yun lang ang gusto nila. Yun ang gusto ng mga sumusunod lang sa kautosan para makita lang ng tao magpasikat at makita lang na sila ay matuwid. Ngunit hindi nila sinusunod ang kautusan sang-ayon sa kung ano ang prinsipyo ng kautusan. Ang prinsipyo ng kautusan ay ang mga katangian ng Panginoon. Sinabi dito, ang katarungan, ang habag at katapatan. Pagkaman sinabi sa ating teksto ay pananampalataya yung sinabi na kahabag ay katapatan. Yung pananampalataya rin ay mayroong kahulugan na katapatan sa Griego. Pero dahil ito ay nakaugat sa katangian ng Panginoon, itingnan natin ito na katarungan ng Panginoon muna at habag ng Panginoon muna at katapatan ng Panginoon muna. Ito ang sumasalamin sa kautusan ng Panginoon. Ito yung prinsipyo na gustong ibigay ng kautusan sa atin, na makilala mo ang Diyos. Ang Diyos na makatarungan, kaya siya nagbigay ng kautusan ay upang mapanatili ang katarungan sa sanlibutan. Kapagkat siya mismo ay makatarungan Diyos. Kaya niya binigay ang kautusan ay upang ipamalas ng tao ang kahabagan sa tao. Kapagkat siya mismo ay Diyos ng kahabagan. Hindi siya nananahan sa mga tao na walang kahabagan. Ang nais niya ay ang tao ay maging mahabagin sa kapwa-tao. Kaya meron tayong pananagutan na mahalin natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. At ang kailangan mo rin maunawaan sa kautusan ay yung katapatan ng Panginoon. Kaya niya binigay ang kautusan upang ipakita ang kanyang katapatan. Na kailangan mo makita sa kautusan na ang tapat na Diyos ang nagpapanatili sa iyo sa kaligtasan. Sapagkat ang mga kautusan nito ay hindi mo kayang sundin. Ang Diyos ang magpapanatili sa iyo sa kaligtasan at sa kanyang tipan. Bagamat hindi mo magagawa ang lahat ng ito, ang Diyos ang tumupad niyan. Lahat para sa iyo. Kailangan yun ang makita mo sa kautusan. At ang tatlong ito, ang prinsipyo ng kautusan at katangian ng Panginoon, ay ang sumasalamin din sa tatlong gamit ng kautusan. May tatlong gamit ng kautusan. Una, pinapakita nito ang katuwiran ng Diyos. Pinapakita nito na ang Diyos ay banal at matuwid. Na ito ang pamantayan ng Panginoon ng pagiging matuwid.
pamantayan ng Panginoon na pagiging matuwid, na kailangan ang lahat nating mga gawa ay sang-ayon sa kanyang kalooban. Ito at ito ang kalooban niya, yung Ten Commandments. Sumasalamin din ang kautusan sa ating pagkamakasalanan. Kailangan mo makita na ang kautusan ay hindi mo kayang sundin. Na ang kautusan, ang pinapakita nito ang ating kabulukan. Sinungaling ka, mamamatay tao ka, nangangalunya ka, yun ang binibigay sa atin ng kautusan. Pinapakita nito kung gaano tayo kabulok. At pangatlo, kailangan mo makita ang katuwiran ni Kristo na siya ang tumupad ng lahat ng hinihingi ng kautusan para sa iyo. Kristo na ang tumupad. Bawat kautusan, bawat nilalaman ng kautusan, siya na yung tumupad nun para sa iyo. Alang-alang sa iyo, ikaw hindi mo kayang tuparin ang kautusan ng Panginoon. Siya na ang tumupad nito para sa iyo. Ito ang prinsipyo ng kautusan na isinawalang bahala na ng mga Pariseo. Ang sino mang lalabag ngayon sa prinsipyo ito ay sa kanya ang kahatulan ng kautusan. Kung sino mang lalabag sa kung ano yung sinasabi ng prinsipyo ng kautusan, ang kahabagan ng Panginoon, ang katapatan ng Panginoon, at ang kanyang katarungan, kung lalabagin mo ang mga ito, kung ikaw hindi magiging matuwid, hindi ka magiging makatarungan, hindi ka magiging mahabagin, hindi ka magiging tapat sa kautusan, sasayo ngayon ang kahatulan ng Panginoon. Sasayo ngayon ang kahatulan ng Diyos mismo. Pwede kang patayin ng Panginoon o mismo dahil sa iyong pagsuway sa kautusan. At kung di mo nakikita ang pagkamakasalanan mo sa kautusan, ikaw ay lumalabag sa kautusan. Kung di mo nakikita si Kristo sa kautusan, ikaw ay lumalabag sa kautusan. Kung di mo nakikita ang matuwid na paghatol ng Panginoon, ang kabanalan ng Panginoon, ikaw ay lumalabag sa kautusan at sa iyo ang kahatulan ng kautusan. Ganap na pagsunod ang hinihingi ng kautusan. Hindi lang yung gawa mo, kundi ang puso mo. Yun ang hinihingi ng kautusan. Ang hinihingi ng kautusan ay yung ganap na pagsunod. Hindi hinihingi ng kautusan yung pananampalataya. Ibibigay mo sa kautusan yung pananampalataya mo, hindi tatanggapin ng kautusan yan. Hahatulang ka pa rin ng kautusan. Tasa iyo pa rin ang kamatayan na nararapat sa iyo. Kasi hindi yan yung hinihingi ng kautusan. Ang hinihingi ng kautusan ay yung ganap na pagsunod. Perpektong pagsunod. Hindi niya tatanggapin yung pananampalataya mo.